Muli po ay sumasa inyong ating palatuntunan, ang tamang daan. Kumusta kayong lahat na mga naabot po ng ating programang ito? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at may panahon upang aming makasama sa ating gagawing pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly De Guzman at muli po kasama natin maglilingkod ang kapatid na Paul Guevara. Maraming salamat kapatid na Orly. Binabati po namin lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo na naaabot ng ating pagsasahing papawid. Sa gagawin po nating pagtalakay ngayon, ay mapatutunayan po ninyo na ang Panginoon Diyos ang humula o may paunang pahayag. Opo. Ukol sa paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas noong 1914. Napakahalagang itong ating pag-uusapan sapagkat doon sa mga dating sumusubaybay ay naipaglingkod na natin sa kanila na ang Panginoon Jesucristo ang nagtatag ng iglesia noong unang siglo. At ang iglesyang ito ay tinawag po na Iglesia ni Cristo, yung po'y nasa Biblia at pinatutunayan maging ng mga tagapagturo po ng ibang relihiyon. Subalit, nang dumating ang panahong wala na po ang mga apostol, ang iglesia ay pinasok ng mga ganid na lobo at ng mga bulaang propeta at itinalikod ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dumating ang panahon na nawala sa pag-iral ang tunay na iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. At gaya po ng ating napatunayan sa mga ginawa na nating pagtalakay, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana po ang siyang resulta ng pagtalikod sa tunay na pananampalataya. Kaya napakahalagan itong ating pag-uusapan sapagkat may mga nagtatanong kung natalikod daw ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Paano nagkaroon ng Iglesia ni Cristo ang ipinangangaral natin ngayon? Kaya nga po yan ang ating ipinag-aanyaya sa ating mga taga-subaybay na kanilang subaybayang mabuti itong ating gagawin pagtalakay. Mm-hmm. Kaya ipaalam po natin sa ating mga tagapakinig sa radyo, maging sa mga sumusubaybay sa telebisyon, na bakit po napakahalaga, kapatid na Paul, na ang Diyos ang humula o magbigay ng paunang pahayag tungkol po sa kanyang bayan na may karapatang maglingkod at sumamba sa kanya? Sapagkat ang isa po sa katangian ng tunay na iglesyang sa Diyos ay may hula mula sa ating Panginoon Diyos. Gaya po ng mababasa natin sa aklat ng Isaiah 8:20, pakinggan po ninyo, ganito nakasulat, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Pansinin po ninyo mga mahal na taga-subaybay, sa talatang ito ay ipinakikilala ng Biblia ang dalawa po sa mga pangunahing katangian ng tunay na iglesyang sa Diyos, ang kautusan at ang patotoo. Ibig sabihin, pasado sa kautusan, pasado rin sa patotoo. Paano po kung hindi pasado? Aba, ang sabi po sa ating binasa, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, walang umaga sa kanila. Tsak na naintindihan po ninyo, pagka sinabing walang umaga, walang liwanag. Nasa kadiliman po. At ang gayon ay hindi tunay na relihiyon at hindi maliligtas. Ipaglingkod po natin, alin po ba yung tinutukoy na kautusan at alin po yung sinasabing patotoo na kung wala ito sa isang nagpapakilalang iglesia ngayon, ang gayon po ay hindi tunay. Basahin natin ang 8:20 ng Isaiah dito po sa saling magandang balita Biblia. Madali na po ninyong maunawaan. Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral ng Diyos at ang patotoo. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu, ipapahamak lang kayo ng mga iyan. Dito po sa ating nabasa, ay ipinakikilala po na ang kautusan ay ang aral ng ating Panginoon Diyos. Opo. Sumagatid, hindi po maaaring maging tunay na sa Diyos ang isang iglesia kung hindi po pasado sa pagtataguyod ng aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya tiyak na tiyak, pagka ang isang organisasyon o isang relihiyon, kahit nagpapakilala pang sa Diyos, pero napatunayan nating may mga itinuturo na wala sa Biblia, o kaya may tinuturong kakontra ng aral ng Biblia, hindi dapat tanggapin iyon ay sa Diyos. Marami pong ganun ngayon.
mga nagpapakilalang sa Diyos daw at sa ating Panginoong Hesukristo, pero pagka sinuri yung doktrina ay mula po sa pagano. Oo. Yung iba po naman ay galing sa kanilang konsilyo, mga aral na inimbento lamang ng tao. Mga mahal na taga-subaybay, gusto po naming sabihin ang tiyakan sa inyo na ang iglesyang ito na aming ipinaglilingkod ay kung inyong susuriin na yun po ang lagi naming ipinag-aanyaya sa inyo, kayo mismo mapatutunayan po ninyo na ang iglesyang ito pasado sa pagtataguyod ng aral na itinuturo ng Biblia. Alalaong bagay, wala tayong itinuro, walang ipinatutupad sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo na hindi pinatutunayan ng Biblia. Kaya ang lahat po ng aral po sa iglesia ni Kristo, pawang suportado po ng katotohanan ng nasa Biblia. Tama yun. Ang ating po naman ipaglingkod, alin po yung tinutukoy na patotoo na isa po sa katangiang taglay ng tunay na iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo? Ang patotoo ay siya pong espiritu ng hula. Gaya po ng mapatutunayan natin, kung ating babasahin ang Apokalipsis sa 19:10, dinggin po ninyo. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin niyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ito po ang katunayan ng aming sinabing yung binabanggit na patotoo na kailangang taglay ng isang iglesia para mapatunayang tunay na sa Diyos, ito po ang espiritu ng hula. Sa makatwid, ang alinmang iglesia na umiral na wala namang patotoo o paunang pahayag ng Diyos na mababasa sa Biblia, ang gayon ay hindi tunay na iglesia. Opo, pero baka itanong po naman ng mga sumusubaybay at gustong maintindihan, ito bang iglesia ni Kristo na kinaaniban po natin na siyang ating ipinakikilala po sa ating mga taga-subaybay? Ito ba merong patotoo ng hula? Meron po bang paunang pahayag ito na nakasulat po sa Biblia? Napakarami po, mga mahal na taga-subaybay, napakarami. At ang halimbawa ng hula o paunang pahayag ng Diyos ukol sa paglitaw ng iglesia ni Kristong ito na aming ipinaglilingkod sa inyo ay mababasa po natin sa Isaiah 43:5 hanggang sa talatang 6. Inyong dinggin, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan bayan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Sana ay mapansin muna ng ating mga taga-subaybay yung bahagi sa 43:6 na ang banggit ay mula sa wakas ng lupa. Binasa nating mga wakas ng lupa sapagkat pag binasa sa English, ang katapat noon na ends of the earth. Opo. Na sa mga talatang ito, hinuhulaan po ng Panginoon Diyos o ipinagpauna niyang ipahayag ang pagdadala niya sa lahi na magmumula sa silanganan at ang panahon ay panahon ng mga wakas ng lupa. Teka po, ano po ang pagpapakilala ng Diyos diyan po sa lahi na magmumula sa mga wakas ng lupa, katunayan na sila po ay sa Kanya? Kinikilala po niya na kanyang mga anak na lalaki at babae. Opo. Ang mga mahalagang matandaan po natin, una, yung dako na pagmumulan, silanganan. Opo. At ang panahon ng pagdadala ng Panginoon Diyos sa kanila ay panahon ng mga wakas ng lupa. Bago po natin pag-usapan ang panahong mga wakas ng lupa, mahalaga po kapatid na Paul na ating ipaglingkod sa ating mga taga-subaybay, saan bahagi po ng silangan magmumula ang hinuhulaan po na lahi na kinikilala po ng Diyos na kanyang mga anak? Basahin po natin ang Isaiah 43:5 dito po sa salin ni Mopat. Pakinggan po ninyo sa pagkakasali na rin sa ating wika, ito ang ating matutunghayan.
mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran ay titipunin ko kayo. So magkatwid, ang silangan na binabanggit po sa hula ng Panginoon Diyos na kung saan magmumula ang lahing dadalhin niya at kikilalanin niyang mga anak na lalaki at babae ay malayong silangan. Kaya tiyak po ang dakong kanilang pagmumulan. Karaniwang kaalaman na po, lalo pa nga po sa panig ng mga nagsipag-aral, ang Pilipinas po ay bansa na nasa malayong silangan. Ang ginagawang pagtalakay, kaugnay po ng paksang ito, ay ipaglingkod po natin ano po ang halimbawa ng aklat na nagpapatunay na ang Pilipinas po ay nasa malayong silangan. Dala po namin itong world history na ang may akda ay sina Arthur Bowak, Preston Sloson at Howard Anderson. Pakinggan po ninyo at aking babasahin ang nasa pahina 445 sa pagkakasalin sa ating wika. Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Espanya sa unang kilusang pananakop sa malayong silangan. Ang pangalan ay nangangahulugang mga pulo ni Felipe at tumutukoy sa malupit na pinunong iyon na si Haring Felipe II. Isa po ito sa maraming aklat na nagpapatunay na ang Pilipinas ay bansa na nasa malayong silangan. Kaya ang paglitaw po ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay hindi nagkataon lang. Hindi po aksidente. Ito po ay gawaing itinakda ng Diyos na lilitaw dito sa malayong silanganan ng katuparan nga po ay ang ating bansang Pilipinas. At ang panahon po ay mga wakas ng lupa. Yan ang ating paglingkod. Kailan po ba yung panahong mga wakas ng lupa na siyang panahon na itinakda po ng Diyos na paglitaw ng mga anak niya na magsisimula po sa malayong silangan? Para malaman natin kung kailan ang sinasabing mga wakas ng lupa, ay mahalagang alamin muna natin kung kailan ang kawakasan na siyang ipinakikilala po sa Mateo 24:3. Dinggin po ninyo, ganito ang nakasulat. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" Sa tanong po ng mga apostol na kailan, panahon ang tinutukoy. Opo. Kailan ang wika mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? So makatwid, ang panahon ng wakas ng lupa ay sa katapusan ng sanglibutan o sa araw ng paghuhukom. Kailan po naman yung panahong mga wakas ng lupa? Yun ang panahon na malapit na ang mismong kawakasan. Tulad po ng mababasa natin na ipinakikilala naman sa 24:33, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. "Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga." Tandaan po natin, mga mahal na taga-subaybay, may makikitang mangyayari pagka malapit na ang katapusan ng sanglibutan o ang panahon ay panahon na ng mga wakas ng lupa na siya namang panahon ng paglitaw ng iglesia na kinabibilangan ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae. Ipaglingkod po natin, ano-ano pong halimbawa ng makikitang mangyayari pagka malapit na po ang katapusan ng sanlibutan o ang panahon ay mga wakas na po ng lupa. Balikan natin ang Mateo 24 at ang basahin natin ngayon ay ang mga talatang 6 hanggang 8. "At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian
at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ang ibinigay po ng ating Panginoong Jesucristo na mga palatandaang mangyayari pagka malapit na ang kanyang ikalawang pagparito, na yun din ang panahon ng kawakasan, ay ang mga digmaang aalingaungaw o digmaang mabilis na bababalita sa buong daigdig, at digmaang kasasangkutan ng halos lahat ng mga bansa. Kaya ito ay tinawag sa kasaysayan na digmaang pangbuong sanglibutan. At sana po napansin ninyo sa ating binasa ang kasunod na mangyayari pagkatapos ng mga digmaan ay ang pagkakagutom, paglindol sa iba't ibang dako, at kasunod pa yung paglaganap ng kahirapan. Tungkol po dyan sa digmaang hinuhulaan na sabi aalingaungaw o mababalita sa buong sanlibutan, kaya digmaang pambuong daigdig. Kailan po ba naganap, kapatid na Paul, ang unang digmaang pambuong sanlibutan? Pakinggan po ninyo, balikan natin ang aklat kasaysayan na ang mayakda po ay sina Arthur Bowak, Preston Slosson at Howard Anderson sa mga pahina 478 hanggang 479 sa pagkakasalin sa ating wika. Ang unang digmaang pansanlibutan ay hindi katulad ng alinmang digmaan sa nakaraan. Ito ang unang digmaan sa tatlong larangan. Ang unang digmaan na ang mga lungsod ay binomba mula sa impapawid, at ang mga mandirigmang may pakpak ay naglabanan sa mga alapap. Mangyari pa na ang mga eroplano noong 1914 ay hindi gaanong mabibilis, di gaanong matitibay, ni di gaanong marami tulad sa ngayon. Ang mga ito ay sadyang lalong mahalaga bilang tagapagmanman, isang uri ng kabayuhang panghimpapawid na kumukuha ng larawan ng mga kilos ng mga kaaway mula sa itaas. Kinailangang itulad ng mga kawal ang kanilang sarili sa mga daga at mga hayop na maliliit at humukay ng malalim na kanal. Naimbento ng Britanya ang tangke o panlupang pandigmang bapor, isang aseradong otomobil na maaaring dumaan sa mabakong lupa sapagkat ito ay niyaring katulad ng traktora. Mga mahal at taga-subaybay, ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na digmaang aalingaungaw ay sumiklab noong 1914. At sana ay mapansin ng ating mga taga-subaybay kung bakit o malingaungaw yon o mabilis na napabalita, sapagkat noong 1914 naimbento na yung ukol sa iba't ibang uri ng komunikasyon. Opo, kaya madaling lumaganap ang balita tungkol diyan sa pagsiklab ng unang digmaang pambuong sanlibutan. Tatanda po natin, ang unang digmaang pambuong sanlibutan ay sumiklab noong 1914. Ang iglesia na hinuhulaan ng Panginoon Diyos na doon makakabilang ang mga kinikilala niya na mga anak na lalaki at babae, lilitaw kalinsabay ng panahon ng mga wakas ng lupa o kalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaang pambuong sanglibutan. Natupad po ito, mga mahal na taga-subaybay, sapagkat ang iglesyang ito na ipinangaral ng kapatid na Felix Y. Manalo ay opisyal na narehistro noong Hulyo 27, 1914. Karagdagang kaalaman pa rin po para sa mga sumusubaybay, alin pa pong aklat pangkasaysayang, kapatid na Paul, ang nagsasabi na ang unang digmaang pambuong sanlibutan ay naganap nga noong Hulyo 27, 1914. Dala po namin itong isa pang aklat na akda po ni Redpath sa pahina 3409. Ito pong History of the World, Volume 13 by Redpath. Pakinggan po ninyo ang sinasabi. Ang sagot ng Serbia ay ibinigay sa embahador ng Austria-Hungaria sa Belgrado noong hapon ng 25, gaya ng naganap. Ang sagot ay hindi kasiyasiyat dituwiran
Ang pakikipag-ugnayang diplomatiko'y pinutol ng gabi ring yun. Ang mga paghahanda sa digmaan na malaki na ang naisulong ay higit na binigyang diin noong 27 ng Hulyo. Ang pagsalakay sa Serbia ay pinasimulan at kasunod noon ang Belgrado ay binomba. E dito po sa aklat na ito'y pinatutunayan na nagsimula ang unang digmaang pangsanglibutan noong Hulyo 27, 1914. Bukod po dyan sa aklat na kababasa nyo lamang, alin pang aklat po ang nagpapatunay na talagang ang unang digmaang pambuong sanlibutan sumiklab noong Hulyo 27, 1914. Ang isa pa po sa aking babasahin ay itong History of the Great War, Volume 3. Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa dito po sa pahina 923 sa pagkakasali na sa ating wika. Ang unang malaking kampanya ng malaking digmaan sa dako ng labanan ng Timog Silangan ay nagsimula noong Hulyo 27, 1914 nang isinagawa ng mga hukbong Austriano ang kanilang unang pananakop sa Serbia. Mga mahal na taga-subaybay, ilan lamang po sa mga aklat pang kasaysayan itong aming binasa na pinatutunayan noong Hulyo 27, 1914, sumiklab ang unang digmaang pambuong sanglibutan na kaalinsabay po nito ay ang opisyal na pagkakarehistro naman ng Iglesia ni Kristong ito dito sa bansang Pilipinas na ito po ang katuparan ng itinakda ng Diyos. Sa mga katwid, gaya po ng nabanggit na namin kanina, ang paglitaw ng Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas o malayong silangan noong 1914, hinulaan po ng Diyos o ipinagpauna nang ipahayag ng Diyos bago pa ito mangyari. Kaya kung sinasabi po namin ang iglesyang ito ay tunay na iglesia, hindi sapagkat miyembro kami dito, kundi ito po ang pinatutunayan ng mga banal na kasulatan. Ito po ay pasado hindi lamang sa kautusan. Oo. Pasado rin ito maging sa patotoo o sa hula ng Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan. At importante na mapansin po ninyo, maalala nyo ang pagkilala ng Diyos sa mga kaanib sa iglesyang ito na lumitaw noong 1914 dito sa Pilipinas. Kinikilala po niya na mga anak niyang mga lalaki at babae. At tandaan po natin, ang mga anak ng Diyos ang ipinakikilala ng Biblia na magmamana ng kanyang mga pangako, gaya ng mababasa natin sa Roma 8:16-17. Ano po ang nais ng Diyos na ipaunawa sa lahat po ng mga nakasaksi sa mga patotoong ito tungkol po sa paglitaw ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas noon nga pong 1914? Pakinggan po ninyo, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Isaiah 41:20. Upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama na ginawa ito ng kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Ito po ang pananalig ng mga kaanib sa iglesyang ito. Ang paglitaw ng iglesyang ito noong 1914, ito'y gawa ng Diyos. Hindi lamang yung paglitaw, kundi maging ang paglaganap nito sa iba't ibang panig ng daigdig sapagkat ngayon ay nakatalatag na ang iglesyang ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ay gawa ng kamay ng Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga po, mga mahal naming taga-subaybay, ng Iglesia ni Kristo na ngayon po ay naglilingkod sa inyo. Ang pagiging kaanib po sa iglesyang ito, katunayan po na ang tao kabilang po sa kinikilala po ng Diyos na kanyang mga anak. Pagkakabilang po sa anak ng Diyos, may karapatan sa tunay na paglilingkod at mayroon pong matibay na pag-asa na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay magkakasama-sama tayo na pagkakalooban ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan
at ng pananahanan po sa Bayang Banal. Kaya meron tayong panawagan sa lahat ng mga nanonood, saan man panig ng mundo kayo naroon. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga pagsusuri. Makinig kayo sa mga pangangaral ng mga ministro at mga manggagawa sa Iglesia ni Cristo. At pagka may mga gusto kayong itanong, makipag-ugnayan po kayo sa kanila. At kayo ay kanilang paglilingkuran. Nagmamadali na po ang panahon. Nagmamadali ang kawakasan. Nangangailangan tayong lahat ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na iglesia sa mga huling araw nito ay walang iba kundi ang iglesyang ito na pinuno ng maraming patotoo mula sa banal na kasulatan. At kung susuriin nyo mga aral na itinataguyod, pawang nakasulat sa Biblia. Umaasa po kami na itong ating ginong pagtalakay, malaki po ang nagawa sa inyong mga pagsusuri. Hangad po namin na tayo magkasama-sama sa loob ng iglesia sa tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong pagsubaybay at muli po kami nag-aanyaya. Samahan niyo po kami sa panalangin. Ama naming Diyos, tanggapin mo po sana ang aming pagpapasalamat sa iyo. Opo, patuloy mo pong ginagamit ang iyong mga lingkod at ang palatuntunang ito. Opo. Para maghayag ng iyong pag-ibig sa maraming mga tao. Opo. Upang sila'y makabahagi sa iyong pagliligtas. Opo. Sa pagbabalik po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Panginoong Jesucristo, salamat po ng marami. Opo. Lagi mo pong nililingap ang mga kaanib sa iyong iglesia. Opo. Dinadagdagan kami ng pananampalataya. Opo. At pinatitibay mo pong aming pag-asa. Amen. Kaawaan mo po ang mga naabot ng programang ito. Opo. Tulungan mo po silang makapagpasya. Opo. Na sundin po nila ang kalooban ng ating Ama. Amen. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang iyong bayan sa mga huling araw. Opo. Sa pangunguna po ng iyong pamamahala. Amen. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.